sa nag-iisang teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayan na magkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado, alas 8 ng umaga sa nag-iisang teleradyo. Basta't kapasada, masarap kasama, sa kwentuhan, paano kaya natin maiiwasan ang di pagkakaunawaan? Eh, mga ganyan eh, hindi pala basta-basta. At relatable na usapan, puno ng kabuluhan, dun sa ating budget allocation. Nag-iimbis na kakate? Hindi naman, lalo ko lang partner. Say, ang palagay mo, pwedeng-pwedeng ishare dito. Kumpiyansa na ba kayo? Gaganda na ang ating pamumuhay. Kaya join us at talakayan kasama ang unstoppable winning combo na na Peter Musni. Masadahan naman natin ang mga maiinit na isyu at balita. At Rica Lazo. I'm sure talaga kayo po'y nakangiti. Pasada sa Teleradyo. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa nag-iis Teleradyo. Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga po. At usapang tamang-tama sa iyong panlasa. Baka naman, pwede ka dito sa sakto. Sige na po ang mga tutulog na puso. Konting kalabid lang eh, gising na ulit yan. Kasama ang pambansang millennial plantita, Chang Ami Perez. Para po sa inyo. Forever fresh na newsy, Jeff Canoy. Konting labat na lang. Pabalitang daddy, Johnson Manabat. Bango na, gising na ulit. Sa sakto! Tuwing alas 6 ng umaga sa nag-iisang teleradyo. Radyo. Wagi ang weekday ng mga nakatutok sa teleradyo. Magigising ka sa makukulit na tsikahan na tawa ng may kasamang fresh na balita sa sakto. Tayo ay mag-reach out. Kasama si Chang Ami Perez, Jeff Canoy at Johnson Manabat. Alas 6. Sing-init naman ng kaping kumukulo ang mga balitang aabangan sa teleradyo balita. Sa detalye ng ating mga balita. At hindi na kabayang Noli De Castro at Joyce Balancio alas 7:30. Dami ng sigla at saya ng paghahatid ng tulong sa ating mga kapamilya sa Kabayan. Itingnan nun namin ang mga katulong sa ating mga magsasaka. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo maibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Makulong talaga sa kanya. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Sa lahat ng pagkakataon, andito tayo para sa ating mga kapamilya. Teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Sana all alam ang mga pagbabago sa Halalan 2022. Alamin ang legit at fake na impormasyon sa ating pagdedesisyon. Omaga Diaz Reports presents Halalan 101. Magboto sa gitna ng pandemya. Biruin nyo yun, 14 na araw na lamang, Christmas na. Pagkatapos ng Christmas, ano ba? Happy Three Kings, Valentine's Day muna. Pagkatapos, halala na. Ha? Malapit na. Malapit na. Ilang, basically, 4 months na naman. Halala na. Isa po sa pinakamahalagang halalan sa kasaysayan po natin bilang isang bansa. Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa Umaga Diaz Report, Halalan 101. Maganda umaga po, Henry Umaga Diaz, para sa Umaga Diaz Report. Kung napapag-usapan po natin ang halalan, eh ano kaya? Tanong ko nga eh, sana maging mapayapa ang darating na. Siguro naman mapayapa. At alam po naman natin,
ang lalong-lalo na ibang kandidato ang kahalagahan ng darating na halalan, ang kahalagahan ng pagiging mapayapa at patas at patas at malinis, lalong-lalo na ang darating na halalan. Kaya yan po ang tutukuyin natin ngayon sa ating Halalan 101 ng Umaga Diaz Report. Kung kayo po ay may mga reaction na gustong sabihin, komento, mga tanong, mag-text lamang po sa 2366. At ganoon din, pwede po kayo mag-text kahit na sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter account, at ganoon din doon sa Kumu app. Live po tayo sa Kumu app. Kung wala po pa po kayong Kumu app, mag-download na po kayo. Hindi lamang ang mga programa sa Teleradio nasa Kumu app, marami pa po. Ang programa ng ABS-CBN, kaya mahalaga po ang Kumu app. Dahil po gusto namin malaman ang inyong mga salaubin tungkol po sa darating na halalan dito po sa Halalan 101 o Magandang Umaga Diaz Report, ay meron po tayo mga mini survey. Ito yung munting survey na unofficial. Sa atin-satin lamang po ito. Tayo-tayo lamang ang nagkakausap dito sa ating survey. Pero mahalaga po ito para sa atin, para malaman po natin ano ba sinasa loob ngayon ng mga botante. At milyong-milyong botante sa darating na halalan sa 2022. Ngayon, ano po ang magiging tanong natin sa Halalan 101 mini survey nito? Pakinggan po natin. Ito ang boses ng community. Lahat dito ay kasali. Tara na't alamin ang Say ng Survey! Ang Say ng Survey, anong say nyo sa survey natin ngayong araw? At ang tanong po natin para sa ating survey, ayan. Paano nga ba tayo pumipili ng ating kandidato? Ikaw, bilang isang botante, ano ang mas matimbang na detalye na hinahanap mo sa isang kandidato bago ibigay yung iyong napakahalagang boto? Anong hinahanap mo na detalye para sa isang kandidato? A. Agenda ba niya o plataforma? A po yan. Agenda or plataforma. B. Background. Siguro pasama na rito yung personality ng isang kandidato. A, agenda, kanyang plataforma. B, background or personality. At C, competency. Ano ba yung competency? Yung kanyang galing. Nakikita mong, saan ba siya sa, ano bang area na pinakamahusay siya? At tayo'y nakaka-relate. Ang A, ulitin natin. A, agenda o plataforma. Ano ba ang mga plataforma na kanyang sinusulong pag siya ay manalo sa darating na halalan? Agenda or plataforma. Pero ingat po tayo rito. Maraming mga kandidato nung nakaraan. Ito ang plataforma ko. Ito yung agenda ko. Pagdating ng ilang taon, tapos na yung kanyang termino, may nagawa ba? pero sa ngayon, ito ang ating pinagbabasihan, isa sa ating pinagbabasihan. Ano ba yung kanyang agenda o plataforma de gobyerno ng isang kandidato? At B, background. Kinikilala mo ba siya sa magitan ng kanyang personalidad? Sumasayo ba siya sa stage? Magaling ba siya kumembot? Pero kasama po rito yung kanyang family
background, yung kanyang track record, yung kanyang serbisyo sa gobyerno, ano ba yung kanyang mga nagawa na nakaraan. Kahit nung hindi siya kumakandidato, o kahit hindi siya kumakandidato sa mas mataas na posisyon, eh may nagagawa ba siya sa kanyang posisyon noon hanggang ngayon sa gobyerno? At si competency. Magaling ba siya? Ano ba yung katangian na meron siya ng gustong gusto natin? Yun kasi yung mga basihan ng pagpili. Kayo, ano po ang inyong mas pinipili kung kayo ay nagde-decide kung sino yung boboto nyo? Agenda ba o platforma? Background or personality? Or si competency? Isend po ang inyong sagot sa 2366. Pwede rin po sa Twitter account ng Teleradyo o dun po sa Kumu, Kumu app. Pwede rin po sa FB at sa YouTube. Ito po ay isang unofficial mini survey po natin. At nababanggit ko nga kanina, napakalaga ng darating na eleksyon sa ating kasaysayan. Kaya po naman, lahat po sa atin ay nagsasabi na sana ay magiging matinis, makahimik ang darating dahil at patas ang darating na eleksyon. Napakahalaga po niya. Pakakausap po natin ang mga tuwa po ng law enforcement agencies natin. Ano po? Titingnan po natin ang preparasyon, paghahanda para sa darating na halalan para masiguro na ito ay magiging makahimik o kaya pangmalinis. Ano-ano nga ba ang mahalagang papel na ginagampan ng local pamahalaan sa kuya, local government para po masiguro magiging malinis. Lalong-lalo na sa campaign period. Iba po ang supposedly ang mood ng pangangampanya ngayon. Dito nga po yung mga appeal ng mga official ng DILG, ng DOH, Department of Health sa mga kandidato na kung hanggat maaari huwag na tumawag ng mga rallies ng ganoon para maiwasan po yung mga tinatawag na super spreader event. Bagamat medyo relax na po at mababa ang kaso ng COVID-19 sa atin, pero hindi po kasiguruhan yun, ano, na hindi magkakaroon ng pagkakahawa-hawa. At nandito pa rin po ang pandemya, kaya napakalaga po nito. No? Okay, sa pagkakataon ito ay makakausap po natin. Walang iba kundi si Undersecretary Etimaco Detsing III, Undersecretary for Operations ng Department of Interior and Local Government. Magandang umaga po, Yusek Detsing, at maraming salamat po sa patugon niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report Kalalat 10. Wala ata, Yusek. Yusek, okay. Ulitin natin. Ayan. Sige po. Good morning po, Yusek. Good umaga po. Narinig ko po. Ayan, medyo, okay na. Magandang umaga, Henry. Sa lahat ng inyong mga tagatubay dahil sa programa, magandang umaga. Okay. So, Yusek, unang-unsa lahat yung pagkakanda po natin. Sa darating na halala. Napakalaga po ng papel na ginagap na ng DILG, lalong-lalo na yung pag-iisip yung mga panuntunan para masiguro, una-una, na magiging ligtas sa kalusugan yung pangampanya towards the 2022 elections. Pangalawa, yung peace and order. Okay. Sa ngayon po, unahin natin, siguro, no? Yung safety during this the campaign period para masiguro nasusunod yung mga kandidato
naligtas yung kanilang mga mood ng pangangampanya. Well, sa ngayon, Henry, ano, nakikipag-unayan tayo directly sa COMELEC, no, directly to the IATF Technical Working Group. No? Ang proseso na napagkatunduan namin ng COMELEC is on a first stage basis, kung mayroong aktibidades na gagawin ng COMELEC, i-approve nila ang health protocols, papaprove nila sa IATF, at nila ito'y kanilang i-implement. For example, ang latest na kanilang aktibidades ay pagkakaroon mo tayo ng mock elections ngayong December 29 at may na-identify kung mga ilang mga lokal na gobyerno kung saan pagdadausan ang mga mock elections. Ang susunod po nito ay magkakaroon na ho tayo ng gun ban starting January 9. No? So ngayon, ang next activities ngayon ay nag-a-apply na po ng exemption ng gun ban ng ating mga kababayan dahil election period starts January 9. Alam mo, Henry, pagtapit ng January 9 hanggang June 8, ang pinaka makapangyarihan na ahensya ng gobyerno ay ang COMELEC. Pwede niyang gamitin ang buong bureaucracia para masigurado na magkakaroon tayo ng maayos eleksyon. Ang pinoproblema lang namin ngayon, Henry, na ginagawa namin, pinokontrol namin, dahil hindi pa ho tayo election period, wala pang kampanya, kung marami nang nag-iikot. So kami sa DALG, palabas kami ng direktiba, kung ano-ano lang pwedeng mga activities na pwedeng payagan para sa mga taong nag-iikot, no? Nagkakaroon na tinatawag natin special gathering dahil nabanggit na natin hindi pa panahon ng kampanya. Pero importante ho, mapapatupad ito ng ating mga lokal na gobyerno at yun ang binabantay. Yung pag-iikot, yun ang, kasi marami yung motorcade ngayon, no? Wala nga mga campaign rallies, pero ginadaan ngayon sa motorcade, just the same. Marami rin nag-gather ng mga supporter. So, yung pagtitipon per se na ipunin yung mga tao. Pero sa motorcade, ganun din. Pangalawa, hindi pa campaign period. So, doon nagkakatalo. Yusek din. Tama yun. Sa motorcade doon, nagbigay kami direktiba na ito'y papayagan. Kasi sa base sa aming pakikipagkayan sa ating mga health experts, no? Open air naman siya. Pangalawa, merong mga tingtap natin distansya ng mga tao. So, ito yung mga bagay na sa aming palagay, pwede pa. No? Yung ating mga lokal na gobyerno, kailangan magbigay ng mga permiso sa kanya. Ang aming binabantayan, yung mga special gatherings, no? O pagtitipon-tipon ng tao dahil dumarating yung mga politiko. Una, sabi namin, kailangan meron special permit yan na pag-a-applyan sa lokal na gobyerno. Dahil ang lokal na gobyerno, bago nila ibigay yung permit, ito papayagan naman nila, kailangan mag-impose sila ng mga health protocols pag nagkaroon ng special gathering. At pag nag-violate ng special protocol, ang nag-organize ng special gathering, kailangan ipatigil kagad or pwedeng sitahin ng lokal na gobyerno. Kasi otherwise, mananagot po nito yung mga lokal na opisyalis. Hindi nila ginawa yung kanilang trabaho para ma-prevent ang tinatawag natin ng super spreader event. So ito yung ating pamantayan na tinitingnan ngayon habang wala pang official campaign period na magsisimula pa lang sa February. Sa mga local government, pero you know, local government is also a political unit. You know? And the political unit is headed by a political person. Paano masisiguro na patas yung kanyang pag-implement ng guideline? Kasi halimbawa, kung ikaw mayor, mga kandidato ka para sa re-election, ang kandidato, yung kalaban mo, so hindi mo papayagan yun, pero ikaw nangangampanya ka doon sa inyo. Paano mo ma-ensure na okay, dapat patas ang pag-implementa ng mga regulasyon? Well, una sa lahat, malinaw naman ang mapanuntunan natin. Banggit ko nga, wala pa tayo sa panahon ng kampanya. So dahil hindi pa panahon ng kampanya, kailangan ma-regulate ang paggalaw ng tao dahil meron tayo sa national public health emergency pa tayo. Kaya nga importante, lahat ng gusto magkaroon ng special gathering ay humingi ng permiso. At chances are, basta malaking tama naman yung health protocol sa pagtutupad ng special gathering, papayagan po yan. No? Importante lang ngayon, nababantayan yung special gathering, whether incumbent ang nagkakampanya or kalaban, no? Papayagan po yan. Ngayon, kung nagkakaroon mo ng ipitan, meron ho akong dalawa o tatlong mga complaints na dumating sa opisina ko na iipit na daw sila.
sa venue, okay, public na public place yung pagdadaunan. So ina-evaluate din namin ng tama na kung hindi po reasonable ang ibigay ng permiso para sa isang special gathering, eh bisitahin muna natin at patatanong kung bakit hindi nila pinag-aagawan. Kasi may karapatan din naman ang tao na magtipon-tipon kasi ito sa ating mga karapatan pang tao. Pero kailangan, dahil nang national public health emergency na tayo, importante may health protocols na patupad. At yan po ang yan po ang dapat na pinapatupad ng ating mga local gobyerno. Magkakaroon ng tumabigat na labanan kapag simula ng kampanya, yan din. No? Pero ngayon, talagang gusto lang natin siguraduhin na yung mga health protocols pinapatupad. Kaya sa BILD, yan po kami binabantayan sa bawat local gobyerno. Ang isang aspeto ng isang malinis na halal ay yung malinis sa bayaran sa halalan. Yung po ang diwa dapat ng eleksyon na yung hindi nadadaan sa pera, nadadaan sa patas ng pangpanya. Pero ito sa hamon dito sa DILG, no? Sa COMELEC, sa DILG, sa PNP, na paano maiiwasan yung ganitong klase ng pangpanya? Eh ngayon pa lang, marami nang namumunod ng, well, sabi nila, tulong, sa mga... Maliwanag yung binanggit ng COMELEC, hindi pa nila sakop itong mga activities na ginagawa ng mga politiko. Dahil una sa lahat, hindi pa sila official candidate and nire-repasa pa nila yung final list. At pangalawa, wala pa ng official campaign period. Simula niya ang drafting. So itong pagbibigay ng pera, itong mga politiko at mga ayuda, eh tinitingnan po yan ng COMELEC. Ay, hindi po yan sinasakupan ng COMELEC. Tayo naman sa DILG, wala rin mo tayong magagawa dyan kung namimigay talaga ng pera. Sa panahon, hindi pa naman kampanya. Pero pagdating ng kampanya, yan ang pinagpapawalan na natin. Bigay ka lang ng ayuda, magbigay ka ng pera, pwede ka na humkasuhan ng pamimili ng boto. Kasi officially, kampanya po yan. So yun po ang babantay natin. Kaya importante rin yung barangay, Henry, no? Ito ko lang ulitin, no? Noong 2019, may kinasuhan kami 67 na barangay official kasi sila yung pumali sa kampanya. At uulitin ko, noong 2016, merong joint circular ang COMELEC at ang Civil Service Commission na sinasabi nila na ang buong bureaucracia ng gobyerno ay hindi pwedeng magkampanya liban lamang. Ito lang pwede, liban na, limang liban. Ang pwede lang magkampanya ang presidente at vice-presidente. Ang pangalawa, ang mga miyembro ng kabinete, ng mga political appointees. Ako yung political appointees na pwede ako magkampanya. Pangatlo, lahat ng mga elective officials, yung ating mga konsehal pataas, pwera ang barangay official, quote and quote, na nakalagay din nila, yung circular, pwera ang barangay officials, hindi sila pwedeng magkampanya. Yung mga staff at mga personal staff ng mga politiko at ang pinakahuli, yung mga miyembro ng Reserve Corps, yung mga reservist natin sa AFP. Yun lang po ang mga papayagang magkampanya. All others, yung mga kapulisan, kasundalahan, yung ating lahat ng mga civil servants, bawal magkampanya. Yun lamang lima yung sinabi ng ating Civil Service Commission at COMELEC na pwedeng magkampanya. So inuulit ko, ang barangay officials hindi pwedeng magkampanya. Pagkabat, pwede ho silang magsabi kung sinong napupusuan nilang kandidato at pwede nang ikwento, ipo sa Facebook, kung sino. Hindi sila pwedeng dapat makitang magkampanya, sumasama, sumusot ng t-shirt ng kandidato. Bawal po yan. So uulitin yan kasi ang bensahe ko naman sa COMELEC, Henry, hindi nila inaksyonan yung 57 na cases na aming hinihain, no? COMELEC 2019. So sana madesisyonan dito ng COMELEC. 3 years na wala pa rin galaw ang aming taso na hinihain sa COMELEC. Oh, para may masampulan, ika nga. No? Kasi kung wala naman nangyayari sa kaso, di sasabihin ng... tsaka napaka-importante yun ito. No? Yung mga barangay. I mean, grassroots talaga yan. Eh. Pero madalas, alam naman natin yan, yung second, no? na sila ang ginagamit ng mga politiko, lalong-lalo yung nasa poder. Sila ang ginagamit para mga panya. Alala ko kasi, Henry, sinabi mo yung bigay-bigay ng pera, eh dinadaan niya sa barangay. Oo. Yung mga
ganun ba? Okay, last elections, merong mga nakasuha, sabi nyo ba? Pero ano ba ang parusa nung sarali? Well, sa mga nag-violate itong mga panuntunan sa pangangampanya, sa mga sa bureaucracy, no, mga government or civil servant, pwede ho silang ma-dismiss, pwede silang masuspinde, at ang worst thing that can happen is kung mapatunayan na sila talaga yung violate, hindi na ho sila pwede magtrabaho sa gobyerno kailanman. Perpetual disqualification to hold the government position. So yung mga posibleng kanilang parusa, at kung may criminal na aspeto, dahil violation na ito ng Commission on Election Code or COMELEC Code, eh maaari pa silang magkaroon ng criminal liability. Ngayon naman, yung of course yung PNP is under DILG, ano po, mahalaga rin na magiging neutral ang PNP. So ano po ang pulisiya nyo doon sa mga kapulisan po naman natin na lumalaho at merong kinikilingan sa eleksyon? Noong 2019 po, ang unang ginawa ni Secretary Anyo, binalasa niya po yung mga, yung sa amin, sa DILG, meron kami tinatawag ng Local Government Operations Officer. So, binalasa po yan. Kasi baka meron silang, nagkaroon na ng closeness sa mayor, eh, para masiguradong independent yung ating DILG on the ground, eh, binalasa for purposes of election. Kasama na rin po dyan yung ating kapulisan. Ngayon, noong darating na 2022, ang ating direktiba ho ngayon, ay una sa lahat, pag ang isang kapulisan, no, meron siyang kamag-anak na tumatakbo, asawa, kapatid, kuyang, or uncle, automatic po, ililipat po ang ating kapulisan or PNP person sa ibang lugar para hindi siya maka-influensya o makatulong sa pagkampanya ng kamag-anak. Ang pinag-aaralan uli namin ngayon, kung pwede natin balasahin muli, gaya na ginawa namin noong 2019, kung gano'ng ka-epektibo ang pagbabalasa. Kasi ang isip namin, dahil hindi nga familiar pag nagbalasa kami, yeah, hindi familiar officialist natin, eh baka maman naman ma-set aside o humina yung servisyon binibigay natin sa ating mga kababayan. So yan po yung nag-aralan ulit namin kung tama ba magbalasa muli. And we intend to become very objective in what we're doing, what we will be doing at the DILG. At siyempre, dahil banggit na natin sa start ng kampanya, ang pinaka makapangyarihan na ahensya ay COMELEC, ay kukuha rin mo tayo ng dosis na lang COMELEC na pwedeng gawin. Pwede lang ipag-uuto sa atin. Pero importante yung PNP, paulit-ulit po namin sinasabi, huwag silang makikisali sa eleksyon, huwag kakampi sa sino bang politiko kung hindi sila po niya napapailan mo namin ang pinisipin. Kasi isa rin sa problema nito, kung di ako nagkakamali, no? Halimbawa, ang governor o mayor sa mga munisipalidad at syudad, sila rin ang pumipili o nagbibigay ng kanilang nominasyon sa kung sino magiging hepe ng pulisya sa kanilang. Ako yan, yan po proseso natin. So, isang ganitong pagkakataon, paano po natin mabalance na, okay, kung ikaw ang pumili, most likely, magkakaroon po yung ika nga ng bonding, ano? Eh baka maka-apekto sa neutrality ng elections yan. So paano pipiliin ng PNP kung sino ang dapat, halimbawa, kung magkakaroon ng reorganization, kung magkakaroon ng reposting sa mga hepe, paano mo pipiliin ito na walang sayang mayor o governor? Kaya nangyayari naman dyan, Henry, mga magkakalapit sa bayan, pinakapalit lang din natin kung kailangan sa polis, no? Pati mga provincial director para nga hindi sila close sa local chief executive na namumuno doon na siyang nag-namili, no, para sila yung ma-appoint the chief of police at provincial director. So again, inuulit natin na pinag-aaralan namin yan, pero ang sigurado dyan yun nga, pag may kamag-anakan na tumatakbo, hindi talaga ilalagay doon yung kapulisan, no, para magsilbi. Pero binabantayan mo natin yung paano mas efektibo. Kasi importante dito mailagay sa isipan ng ating mga kapulisan, mga provincial directors or chief of police, na hindi sila dapat kumakampi sa isang politiko. Sila'y ginabantayan din kung nagkakaroon ng ebidensya na sila'y nagkakaroon ng bias in favor of one politician. So importante rin na nakakuha tayo ng report to the ground. Ang kagandahan nito mula noong 2019, Henry, is mula noong 2019 elections, very active po ang
sa bayanan sa pagre-report. Kung may nakikita po silang alanganin na paggalaw ng ating specialist of gobyerno, lalo sa kapatid, nagre-report sila. At pag nagre-report sila, siyempre, bine-verify natin at inibigyan. I'm not mistaken, meron din mo tayong napa-recall na ng mga ilang kapulisan na nagkaroon ng reklamo at napatunayan na ebidensya na may kinakampihan. Importante rin yung ating kababayan na nagsasalita. Tapos sa yung panahon na hindi na nagsasalita yung ating kababayan for purposes of election. Medyo aktibo na yung ating kababayan at yung importante sa election na ito na darating na aktibo yung ating kababayan sa mga ganitong mga pagkakataon na kailangan din sila mag-. Lalong-lalo na ngayon na may bagong teknolohiya na yung social media. Yeah, tama po. Nagiging active na yung mga mamayan, yung mga botante. Nagiging, kumbaga sa kanila, nagiging mamahayag na rin sa pagre-report. Kaya pinapatulan lang, naman yan, Henry. Ang ginagawa lang namin, pag may ganung report, bine-verify muna namin. Kasi minsan, mga may face ka naman talaga ito. Wag lang mabiktima ng fake news. Napakalaga. Okay, maraming salamat, Yusek, sa panahon na binigay niyo po sa amin. Dito salamat sa din, Henry. Nabigyan kami ng pagkakataong magpaliwanag din sa aming dapat gawin ngayong darating na ilip. Hanggang sa muli, Yusek Dansing. Si Undersecretary Efimaco Dansing ng Department of Interior and Local Government. Ang Umaga DS Report ay magbabalik po ilang sandali lamang. Pasada. Masarap kasama. Sa kwento. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba sa tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti na lang. Street smart! Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to Israel. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Mga impormasyong may epekto sa publiko. A recommendation para maagapan ang pagtaas ng COVID cases sa bansa. Travel restrictions sa 10 bansa. Naulat na nakalap mula Luzon. May tuturing pagmamahal sa wika ang pagbago sa ilang salitang Pilipino. Hindi matatawaran ang galing ng mga kabataang Pinoy. Very proud ang Pinoy crowd. Ako po ang inyong action man, Julius Baba. Ako po si Tony Velasquez. Visayas. Aki Kandini sa Visayas. Ako si RC Dalaget. Hanggang Mindanao. Yes, sa mga notisya sa Kina Mindanao, iyo si Jewel Reyes. Ating sinusuyod para maihatid ang pinakamaiinit na balita sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher. Tuwing Huwebes, alas 3 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit lang sa kanilang pagboto sa darating na halalan sa May 2022. Ang tanong po natin kanina,
ay ano ba, yung kanyang pinipil, nagiging basihan yung pagpili sa kandidato. Sa ngayon, ano, eh, ito ba ay ang agenda o plataforma ng gobyerno ng isang kandidato o yung kanyang background or personality o si yung kanyang competency, yung kanyang galing sa iba't ibang aspeto ng pamahala. Eh sa ngayon, ano ba na nangyari? Okay. Sa ngayon ay nasaan yung A? Hindi ko makakita. Okay. Sa ngayon, marami na pong bumoboto. Yung pinakamarami, ayan, A, agenda o plataforma, 27.2%. B, background o personality, 45.45%. At competency, 27.2%. At pinakamarami yung background, yung personality talaga eh. Kaya nagiging personality oriented talaga yung election natin. Titingnan ng tao yung kanyang personalidad, yung kanyang nakaraan, yung kanyang background, maging family background man yan, o ano, na siguro yung name recall. Kung yun ang pumapasok sa unang-unang pumapasok sa isip ng tao, yung pangalan, kung matagal na siya nasa servisyo, malaki tulong din yun, pumapasok sa kanya. Sino ba? Ito, kilala ko to. Yung mga ganun eh. So, sa ngayon, pero patuloy pa po ang ating mini survey, ano po. Hindi pa po nagtatapos diyan. Sige, buto lang po. Either sa Kumu app, sa social media, Facebook, YouTube, or Twitter account ng Teleradyo, po. A, agenda or platforma, B, background, or C, competency. Ngayon, patuloy po tayo sa ating, bago ko makakalimutan, bago natin tumagin yung mga tagapagsalita ng sa datahan ng Pilipinas at ng Philippine National Police. Ano po? Eh, gusto ko na ipatiin naman ng happy birthday. Unang-una, syempre, yung aking system, yung aking nakatatandang kapatid. With emphasis on nakatatandang kapatid. Si Marian de los Reyes. Happy birthday, Marian. We love you. At ganun din, si Corelisa Reyes. Corelisa! Lisa Reyes. Eh, dati po yan reporter ng ABS-CBN. Ngayon, big time na. Big time na sa Globe. Happy birthday, Lisa Reyes. Okay, ang ating mga kausap po sa pagkakato ito, alam niyo ba, hindi sina Colonel Ramon Zagala, tagapagsalita po, nakukbo sa datahan ng Pilipinas, at si Colonel Roderick Alba, tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magandang umaga po, mga sir, Colonel Zagala at Colonel Alba. Magandang umaga po. Good morning, Henry, sa mga nakikinig. Magandang umaga. Good morning, Sir Henry, in behalf ng TPNP namin. Good morning sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa amin dito sa Umaga Diaz report. Ngayon sa panig po ng PNP, unahin po natin yung gunman. Pwede nga pong detalye ng gunman. Kailan ba magsisimula ito? Magsisimula na ba? At ano po ang magiging takbo halimbawa ng polisiya ng PNP para masiguro na ma-implement itong campaign towards the 2022 elections. Okay, thank you Sir Henry and to Sir Zagala, sir. Good morning. Ako muna mauna daw eh. Anyway, ito po Sir Henry. Let's go back to the premise muna. Bakit mayroon ba tayong gun ban na pinapairal, no? Particularly ng ating Commission on Elections? Kasi po, ito ang isa sa mga risk factor, no, that could, you know,
ma-influence yung outcome ng election, no? It could be bad, no? Kasi history na dictates na yung ginagamit ng mga grupo, particularly yung mga private armed groups, is the usage of loose firearms. Kaya po, yan palagi ang pinapatupad ng ating COMELEC, ng PNP and AFP, to be particular in addressing loose firearms. Ito pong gunban na ito, basically, ay sumasama po talaga, sumusunod ito sa ating election period, no, kasama Henry. And it will start on January 9 next year hanggang June 8 na po yun, no, ng 2022. So, mayroon po tayong gunban, but we must remember, no, lahat ng rules na most of our rules ay mayroon namang exception 'yon, no, lalo na if you want to avail of this na kailangan mong proteksyonan yung sarili mo, ay mayroon pong mga patakaran yung ating Commission on Elections, and our citizens, our responsible citizens can still apply, no, for this gun ban exemption. And ang masususpend po dito is yung ating dalawa 'yon, yung lisensya para sa sasakyan. The vehicle needs a validated, valid registration. So yun po yung ating registration na ating firearm at saka yung lisensya, no, yung license to own and possess. So ito po ay suspendido, no, particularly during gun ban, but they will not be barred in applying for this dahil ito po ay requirement para po maka-avail ng gun ban exemption, kasamang Henry. Paano po mag-avail ng exemption? Yes. Yes, go ahead, sir. Yeah, ito po ay may stringent process na sinusunod, no, kasama ni Henry, at yung end product nito ay approved naman po ito ng ating COMELEC, no, through the Committee on Bans and Firearms and Other Security Concerns. It will emanate po sa pag-apply mismo ng ating mamamayan through a threat and risk assessment na gagawin po ng Philippine National Police, particularly, of course, pakipagtulungan sa AFP through our Directorate for Intelligence. So once validated naman na talagang may threat and risk sa kanya o sa pamilya niya na kailangan niya mag-avail, kandidato man siya o hindi, he can or she can still avail of it. So once na-comply yung kasama Henry, they should apply online, no? May mga platform po yung ating COMELEC where you can apply online because due respect po ito sa ating pandemic situation. So it will take some days, no, bago i-approve niya dahil it will go yung validation process sa kasamang Henry. So online yung application. So hindi na pwedeng pumunta doon sa opisina mismo ng Philippine National Police. Paano sir yung halimbawa, yung mga bodyguard ng mga politiko? Yes. Ayan, kasama yan sa pagbabawal ng ating COMELEC comes the start of election period. Kasi lahat ng ating mga security or protective detail, again, may exceptions yan, no? May mga matataas na mga tao sa gobyerno na they are exempted naman dyan. But I want to emphasize na itong mga protective detail na binibigay natin sa mga private individuals, particularly yung ating mga kandidato, ay talagang marerecall yan, effective January 9. So ang mangyari dyan is still, they are exempted naman kung mag-avail naman sila kasamang Henry. And they could avail yung services ng ating PNP, at sinabi ng ating chief PNP that pag hindi kaya ng PNP, they could request, no, for sa other service provider ng protective services. And still the same, kasamang Henry, ito po ay a-applyan din nila sa ating COMELEC to avail of that. And in fact, it already started, no, yung pag-publish natin ito effective December 1, kasamang Henry, this year, yung pag-apply po ng protective detail. Ngayon, napapag-usapan natin ito. Napakalaga nito towards 2020, clean elections sa 2022. Siguro tanungin natin si Colonel Sagala. Ito ay matinding hamon, lalong-lalong na halimbawa yung matatawag na private armies. Ako sa Mindanao, marami yan, sir, eh, no? Dito mahalaga rin, napakalaga ng papel na ginagampanan dito ng armed forces sa Philippines, lalong-lalo na sa pag-dismantle
ng private armies. So paano po ito ginagawa o gagawin ng hukbong sa datahan, of course, sa pagpapatulungan ng PNP? Henry, good morning at kay Colonel Alba, magandang umaga. Una muna po, meron tayong task force na bumubuwag ng private armed groups, no? In fact, last month, no, galing tayong General Santos, kasama natin ang Chief of Staff at Chief PNP at binag-presenta ng mga armas na nabuwag na ng mga private armed groups. No? Yes, tama ka, Henry. No? Concern talaga ito. At kasama namin ng PNP, to assist the PNP and law enforcement agencies na ma-identify natin itong mga armed groups and buwagin, no? Kasi mahirap din na masyadong madaming firearms. Yes. Sabi nga ni Colonel Alba nga earlier, no, na concern talaga really is yung at natanong mo rin, no, on yung pag-ban ng firearms at magkakaroon lang ng COMELEC exemption. In fact, Henry, kasama kami doon sa ban ng firearms, no, ang buong AFP. Magkakaroon lang din kami ng mag-a-apply din kami sa COMELEC para ang mga kasundalo, no, matuloy nila yung mga duties nila, no. So kahit kami, hindi kami exempted doon sa ban na yun. Henry, good morning. Go ahead, sir. Yung tanong ko, medyo nagpa-fluctuate kasi yung signal ko rito. Sorry for that. Paano naman yung mga lugar na medyo matindi yung problema sa insurgency? Itong elections kasi, Henry, no, ang talagang ang merong mission to secure the election is the responsibility ng Philippine National Police. Sila talaga ang lead, no? However, pwedeng matap ang AFP, no, para reinforce ang security for the election on a case-to-case basis at hindi nationwide, no? Tayo ay nade-deputize ng COMELEC at nakakatulong tayo sa election, no? Yung asa sinabi mo, sa mga areas na medyo magulo, no? Merong New People's Army, merong local terrorist groups, at ang COMELEC po ang magde-decide, no, kung alin ang mga hotspots na ito. Although, tayo naman, we are prepared to secure our country regardless, no, kung saan tayo may kaguluhan, meron tayong AFP unit na nakatalaga, no. Pero specifically for election, ang COMELEC po ang mag-de-decide kung saan, and then we will go, no, to support the PNP. Lalong-lalo na siguro sa mga lugar na well, nandun ang problema sa napakaraming armed groups. Usually, ano yan eh, di ba? Ilang lugar sa Mindanao, doon sa Abra, yung mga usual hotspots, yung mga lugar na yun, tinatap nila both the PNP and the young forces. Ngayon, ang tanong ko naman, Colonel Sagala, kaya ng tanong ko kanina kay Yusek, paano po naman masisiguro ang limbawa ng hukbong sa datahan ng Pilipinas na hindi magpapagamit ang ilang opisyal na hukbong sa datahan sa politiko? First of all, no, Henry, no, the Armed Forces of Philippines and as ordered by our Chief of Staff, Lieutenant General Andres Centino, we will remain non-partisan. We will do our duty by following the chain of command and the AFP mission. Ngayon, sa partisan politics, we will not participate in that, nor give comments, nor we will campaign. Wala po tayong gagawin dyan. Against policy po yan. The only freedom that we have at the moment is to vote. So ang bawat sundalo, pwede siyang pumili ng kanyang kandidato at siya ay boboto, no? But to campaign or to talk about a particular candidate they prefer, bawal po yan sa amin, no? So yan ang policy na. Okay. Well, kung ang tanong pa, paano ma-insure na masusunod ito, nasusundin
na matauhan at opisyal na hukmusan data. Yes, it's already proven in the past also na the professionalism ng AFP ay nasubukan na. We will follow the chain of command at hindi kami nagpa-participate in any electoral or partisanship activities. Normally, pag merong deployment ang AFP, especially during election, only if we're required. At usually, malayo kami. We don't go near, we don't... Nandun lang kami sa periphery. Only if we're required by the elections officer, saka lang kami lalapit or papasok sa polling area. Our main task really is security. No? Yeah. We have our own chain of command. We follow our chain of command. At hindi kami kasama sa pwedeng mautusan ng politiko at what to do. No? Sa amin, we have our own chain command, we have our mission, at yun ang susundin na. Okay. Si Colonel Alpha, yun rin siguro ang tanong ko. At yun din tanong ko kanina kayong sequencing. Lalong-lalo na yung kapulisyan sa mga local government units, sa mga LGUs. Paano po matitiyak ng PNP na yung mga tauhan nila at special ay hindi magagamit ng politiko? Yes. Magandang tanong yan. Actually, sabihin ko na sana second motion to Colonel Sagala. But you see, mayroon ding stand no, or sentiment yung PNP dyan. Sa amin po naman, we have a policy na magpa-transfer po kami ng mga kasamahan namin sa PNP, particularly those identified na blood relative ng mga kandidato natin, no, kasamang Henry. At in fact, nagbigay na ng instruction yung ating chief PNP, nagagawa na ng aksyon. And not only limited to those, kasama din yung identified na mga kasamahan namin na closely affiliated. Kasi hindi naman natin napipredict kung sinong tatakbo at talagang yung iba dyan ay kaibigan o kasamahan nila sa isang grupo. So yun din po ang tinitingnan na namin kasamang Henry. Sa amin naman, we are on a neutral ground. Tulad ng sinabi ni Colonel Sagala, our only right to this election activities is to vote. At yun din yung instruction. At mayroon pa dyan, no, kasama Henry, since we are a frontliner dito, sabi nga ni spokesperson ng AFP, ay talagang isi-secure namin without even titingnan namin kung sino yung candidate. No? We should be neutral, no, sa... At walang kikilingang kandidato when it comes to preserving the peace, no, during this election. Paano po, Colonel Alba, yung halimbawa, yung mga polis? Sa aking pagkakaalam, mayroong mga polis na nagsisilbing bodyguard ng mga politiko. So ano po mangyayari ito? Yes. Yun nga, na-explain kanina na kasama dun sa Gantan exemption is the availment of the Certificate of Authority to provide the protective detail. Kaya nga po kami sa PNP, we will not bar, sinabi ko kanina, to provide the protection. At they have to undergo the process, Henry, to avail of this exemption. Sabi ko kanina online, and we are only limited to provide, as a general rule, two PNP personnel per person or candidate man na mag-wish to avail of this. And mayroon pang additional guidelines yan kasamang Henry. They can only do it, no, in the performance of that protective services by wearing a proper uniform and carrying their issued firearm, no, ng ating Philippine National Police. So hindi pwede yung hindi na kayuniforme pagkasama yung politiko na, yes, well, kung saan siya nakadetail. Yes, if you have noticed, kasamang Henry, alam nyo, kahit sabihin natin ganitong guideline natin. But sinabi din ng AP that they are part of securing not only the candidates, even the supporters. Ngayon, halimbawa yung, kasi ito, it's a quick judgment, no? Judgment on the ground ng aming unit commanders. Halimbawa, mag-set ng campaign activity yung isang kandidato sa isang hotspot area na na-identify na rin ng COMELEC, AP and PNP. So hindi man pwedeng dalawa lang ilagay natin doon kasama Henry. As a general rule,
hindi pwedeng lapitan, no? Yung sabi kanina, only two yung authorized bus. As to the area security, we are not barred or limited from providing area security doon sa pagdadausan. At ganito, kasama yung I want to emphasize. This, in my opinion, itong darating na campaign period, it could be peculiar one, medyo iba siya, because we are on a pandemic situation, kasama ni Henry. Kaya kami ay, we are continuously coordinating with the Commission on Elections. Paano ipatupad itong campaign period along with the pandemic situation? Because the activity could draw crowd, and it's no longer a hindi lang iniisip natin yung security, but yung public health and safety nung mga a-attend nung ganitong mga activities. Kasama yan, Rick. Yes, iba na situation ngayon. Sabi mga kanina, kahit na mababa yung mga kaso ngayon, mababa yung alert level, hindi ibig sabihin na wala ng pandemic. Nandiyan pa rin yung pandemic. And I'm very glad na isa sa, well, nasasabi natin mission ng PNP is to prevent the spread of this pandemic. Sa gitna nitong kampanya na ito, sa gitna nitong election na ito. Ngayon, siguro, mensahe na lang from both of you, gentlemen, para po sa ating mga kababayan, kaugnay na yung inyong role sa pagsisiguro na magiging mapayapa at malinis ang darating na kalala. Ngayon natin si Colonel Segala. Colonel? Yes, Henry, no. I'd like to assure you na itong AFP will remain partisan free, and we will support the COMELEC and the Philippine National Police during the election, no. Kung saan kami kailangan ng COMELEC at ng PNP, we will be there, no. We will support them. Also, we would like to remind also our candidates not to get into the scheme of extortion ng New People's Army, malalo na ito tinatawag nilang permit to campaign or permit to win ng New People's Army. This is illegal. This is a form of banditry ng New People's Army. And kung meron man silang mga ganyan na threats, let us know and we will ensure na hindi sila ma-threaten itong New People's Army. Kasi we know, no? This coming election, magiging active ang communist terrorists natin sa pangongolekta. So please, we'd like to remind our candidates, do not give in to any extortion demands by the New People's Army. Maraming salamat, Henry. Buti na nabanggit nyo, Colonel, ano? At tuwing election nata, parating gano'n. Ano? Lalong-lalo na doon sa mga lugar na malaki yung presence nila. Nagde-demand ng ang tawag nila tax yung mga rebelde para makapasok sila doon sa lugar kung saan meron silang impluwensa. Yes, Henry, no, but we'd like to assure you that the campaign of the Armed Forces of the Philippines very robust, no. Malakas na talaga yung paghabol natin sa New People's Army, and a lot of their influence areas ay nakuha na natin, no. Although meron pa rin silang presence, pero really far flung, nasa akyat na sa taas na sila ng bundok. But it doesn't mean na they cannot harass or try to collect from candidates. So we assure you na ang mga New People's Army are on the run, no? Ang bilang namin sa kanila about 3,000 na lang or less. Only 45 guerrilla fronts ang existing. And a lot of them are already nasa taas-taasan ng mga bundok, Henry, no? So, yung pagmagkakampanya, kaya nga kasama namin PNP, yung mga areas na nakiklear namin, we seek the help of the PNP para pag-alis namin, aakit kami ng bundok para habulin ng NPA. Sila naman ang magsisecure. So, we'd like to assure our candidates na kung saan man sila pupunta, na medyo sa tingin nilang, nabanggit ni Colonel Alba kanina, no? Kung merong area na hotspot at kailangan nila ng tulong ng PNP at ng AFP, nandun kami, no? As long as it's sanctioned by the COMELEC and the PNP, nandun kami. We will help. Okay. Maraming salamat, Colonel Segala. Colonel Alba? Yes. Thank you, Kasamang Henry, in behalf of our CPNP, no? Ngayon,
Kung natatandaan po ninyo, pag-upo pa lang ng ating current GPNP, no, si Police General Leonardo Bernardo Carlos, ang unang instruction niya sa ground commanders is to ensure, no, an honest, orderly and peaceful elections. Ang sabi niya is to address all the risk factors that could affect, no, yung outcome ng ating election. Kaya itong ginagawa natin ngayon, we are so aggressive, no, lately, especially ngayon marami tayong operation against loose firearms. Dahil ito po talaga ang tinitingnan natin na makapag-accept ng outcome. And it all emanates from intense political rivalry kasama Henry. Kaya nga, sa one of our interviews, yung police action or combat operation is not the only answer to address yung risk factors that could affect the election. There are other means, no, like entering into peace covenants among candidates. Tayo po kasing responsible how to keep the peace between our groups, no, and our yung rival groups natin sa election. Hindi answer yung paggamit ng loose firearms, paggamit ng private armed groups at criminal groups, no, particularly yung NPA, no. Fact lang, no, kasama Henry, in the last election, the New People's Army, I think, has acquired sa extortion activities nila. Data shows more than 22 million from candidates. So, data po yan ng ating Philippine National Police. Now, on the part of our personnel, again, we'll be on neutral ground. In-emphasize po natin si PNP na non-partisan po ang inyong Philippine National Police. At yung last na appeal po ng ating PNP sa ating, lalo na sa ating mga kandidato, na hindi lang natin titingnan yung paano manalo, no, but to also look to the welfare ng ating yung health aspect ng ating mga supporters, lalo na yung nasa pandemic tayo. So if we have we are appealing, no, sa mga political entities na nag-organize ng ganitong activities na makipag-ugnayan po sa ating LGU at sa ating local police station. Kasi po, hindi lang security tinitingnan namin, that includes crowd control, traffic management, at pag-secure ng peace and order sa every activity. So kung wala pong pakipag-ugnayan, the health of our kababayan is at stake. So yun lang po, the number one na supporter namin for the PNP-AP and the COMELEC to make this election peaceful and orderly is our kababayan, their support and cooperation to this activity. Maraming salamat, Sama Henry. Maraming salamat po, Colonel Roderick Alba ng Philippine National Police at Colonel Ramon Zagala ng Hukbong Sandataan ng Pilipinas. Muli po, maraming salamat mga chef sa pagtugon niyo po dito sa ating Alala 101 Umaga DS Report. Thank you, sirs. Thank you, Henry. Okay. Sa pagkakataon ito, resulta ng ating mini-survey ang ating tanong. Ano ba yung basihan ng inyong pagpili sa, para sa mga susunod na leader natin na inyong pipili sa 2022 elections? Ang tanong, A, agenda ba o platforma? B, background ba o personalidad? C, competency o yung kagalingan? Ang resulta po, 25%. Agenda o platforma, 41.67% background or personality, 33.33% competency. Itong tatlo na lamang ng mga aspeto na pinagpipilian. Pero na nakapansin-pansin din, napapansin ko, yung background, personality, yun pa rin. Yun pa rin ang somehow nagiging basihan ng ating mga bayan sa pagpili ng mga susunod na leader. Palagay ko, medyo kailangan i-balance natin. Medyo balance na eh. Agenda, 25%, personality, 41%, ang competency, 33%. Sa akin lang, gusto ko makakita na kailang magiging basihan ng pagpili ay yung either agenda or platforma. Ano ba sinasabi niya na gagawin niya?
Although kasi nagkaka-problema dyan eh. Tuwing election, tuwing kampanya eh. Ganda-ganda ng mga plataforma niya. Pag nanalo na eh. Ngayon. Okay, competency. Yung kanyang aspeto ng kagalingan. Lahat naman yan. Merong kanya-kanyang aspeto kung saan siya magaling. So, siguro balance. It's a matter of striking a balance. Kung ano ang basihan ng inyong pagpili para sa susunod na leader ng ating bansa. Maraming salamat po. Umaga Diaz Report, Alalan 101. Henry Umaga Diaz po. Susunod na ang Daily Dose ni na Dr. Luisa at Coach Harris. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling namumuna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Ito sa tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti na lang. Street smart! Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat.